Good morning. Hello. Kumusta? So, meron ako ditong, meron tayo dito ulit yung ginagawa natin. So, itutuloy lang natin. Actually, hindi ko alam kung yung video ko nito nung una ay nandito pa. Una wala na. Hindi ko matandaan. So, ito siya guys, yung tinutuloy lang natin yung ginawa ko before. So, hindi ko lang matandaan. Yun yung video, nandito pa o nabura. So, nagbura kasi ako ng mga, napuno kasi yung hard disk ko eh. Ayan, so MSI siya guys. So, actually yung 16, ano to, 1650 super. So, yung mga series na ganito, halos araw-araw guys, ang dayang dumadating sa akin ngayon ng ganito ang series. So, mga liquid damage, uso, liquid damage. So, ito naman guys, MSI siya. Iba-ibang version, iba-ibang brand. So, ito naman, MSI ang brand niya. So, kay Sir Francis to, is car siya from Daliga, Antipolo City. Parang, sa dito lang sa Antipolo, malapit lang sa akin. So, ang problem nito, no power. Tested on other MUBO. Na-testing daw niya. Ngayon, so, sinalang ko siya. So, hindi ko alam kung nandun pa yung video, ah. So, ito ay, detonation lang. In case na wala na yun. So, ito. Review lang natin yung problem niya before. So, ang problem nito, yun nga. Sabi ng may-ari, walang power daw. Tested sa ibang PC. So, hindi daw nag-spin yung fan. Okay. So, upon ng arrival dito sa atin, tinesting ko naman siya. Shorted yung kanyang B-Core IC. Then, nag-open yung kanyang SMD fuse sa PCI slot. Ayan. So, yun ang ano niya. So, naano ko to, na-inorder ko pa yung pyesa noong July 6. So, ngayon guys is July 16. So, matagal bago dumating yung pyesa. Ayan. So, ito yung pyesa guys. Kakabit na natin. So, yung ano nito guys ay... Actually, this is a easy job. Easy job kapag ano kasi ang problem niya kasi is detected naman natin. Detected natin siya agad. Kaya ko siya nasasabing easy job. Ayan, so ano na to, kalas-kalas na to. Yeah. Kaya nasabi kong easy job siya, guys. Dahil yung problema niya kasi is nandoon na. Yung shorted na MOSFET niya. So, open natin para makita. Ayan. So, buksan natin. So, dalawa lang tornilyo nito kasi nagalaw ko na nga siya. So, ituro ko lang yung problem. Ayan. Ayan. Actually, may display na ito, guys. Ito. Kasi, gumagana na yung power kasi natanggal ko na yung MOSFET. Ito yung problem niya, guys. Yan. Kasi yung mga ganitong video card, actually, pag natanggal mo yung shorted, ayan. So, check na nyo. Ayan, guys. Ang problem niya, itong PCIe na to, ito, mapansin nyo yung fuse, medyo madumi. Nag-jumper lang ako dyan, guys. Kasi ito ay open na tong fuse na to. 10 ampere fuse ito. Ang shorted niya dito sa 12 volts nito. Kaya nag-open yung fuse. Then, yun nga, sabi nung may-ari, no power. So, ibig sabihin, dito, okay siya, may power siya dito sa external power supply. Pero dito sa, dito, wala, open yung fuse sira to. So, ngayon, ang ginawa ko dyan, guys, nag-jumper ako din, pumutok. Ibig sabihin, may shorted. Ngayon, ang naging inspection lang nito, guys, via microscope. So, tinignan ko lang siya, kasi wala naman ako makita. So, pag tinester kasi natin yung 12 volts dito, shorted siya, pinapakita. So, ito kasing ito, itong supply na ito, ito, dito yan, para dito sa dalawang upper MOSFET. Itong lower MOSFET na ito na isa ay connected dito. Yan. Ah, hindi ko sigurado pala na itong dalawa ay para dito. Basta, isa man dito sa MOSFET na to na nasa taas ay para dito. Then, kung ito, kasi ginamper ko na siya eh. Pag sinalpak natin, gumagana na yan eh. So, gusto nyo makita, pakita natin sa inyo. Kasi ang shorted niya nandito eh. Then, nakita ko siya na hindi ko na isa-isang tanggalin. Via microscope, so inspection lang, yung factory flux niya guys. Kasi yung mga malalapad na IC, yung mga triple IC. Ang gates niya, tatlo. Tapos yung drain niya, marami. Yan, kasi marami siyang pa. Yung mga IC ganong MOSFET. So, ang factory flux niya, lumalabas sa ilalim. Tapos yung pagkakahinang niya, lumalabas. So, nakita ko siya. May lumabas na parang tingga na bilog. So, matik. Hinala ko na agad siya yon. Ngayon, tinanggal ko siya.
nawala yung shorted. So, testingin natin guys para makita nyo. So, I think nabura ko kasi yung video eh. So, ito ay for review na lang. Isijab lang naman ito guys. Kasi, siyempre, pag mga shorted, madali naman siya isijab siya. Basta marunong ko sa mga shorted na problem. Actually, pag ganito ang GPU guys, hindi dapat kayo nag-i-eject kasi ang GPU ay mahina ito. Iinit ito pag nag-i-eject kayo. Especially ang 12 volts power rail. So, ipakita ko sa inyo na may display na siya. Kahit wala yung MOSFET na ito, itong MOSFET na to. Pero mahalaga itong MOSFET, kailangan natin siyang ibalik. Yan, kasi isang core lang yung gagana. Sayang yung mga core. Eh, dapat lahat coordinate function itong GPU chip natin ay magawa na. So, power on natin siya. Hindi naman yan uusok, guys. Kasi hindi na yan sorted, okay? So, power on natin siya. Lagyan natin siya ng heatsink pala. Kasi iinit yan eh. Gumagana na kasi siya. Okay, power on. Ayan. Ay, hindi pala nakasaksak yung aking. So, pakita ko na lang na magdi-display. Kasaksak pa. Ay, hindi pala nakasaksak yung cable. Pasaway. Saglit lang guys ha. Kasaksak na natin yung pan. Hindi nakasaksak yung ating PCIe pala sa extender. Kalimutan. So, ito. Saksak natin. Kaya walang display. Ayan. So, power on natin siya. Power on. Okay. Pan spinning. Oops. Ayan guys. Napansin nyo nag-display siya. Ay. Hindi nakita. Ayun. Ayan. So, nag-display siya. So, may ikot siya. So, good na siya nung tinanggal ko yung ano. Ayan. Yun lang yung problem niya eh. So, ang gagawin na lang natin guys, is ikakabit natin yung MOSFET na binili natin. So, ang tagal bago dumating. So, July 6. So, dumating siya ng July 16. So, 10 days. Kasi wala naman nabibili guys sa basta-basta ng IC. Ayan. Kaya, wala. Kailangan talaga maghintay. So, buksan natin. Ang model nito guys, IC na ito ay yung IC na ito na preference yan guys, yung tatlong IC. Ang model niya ay ito siya guys. Yan, NCP302555. Actually guys, latest model ito pero available na yung MOSFET. So, ilan pa lang yung store na mayroon sa Shopee. So, wala sa Lazada. Sa Shopee, isa pa lang yung store na mayroon itong IC. So, ang printed name na nakalagay sa IC natin is 302551. So, bagong modelo pa ito guys, DDR6. Basta DDR6, mahirap pa ang piyasa. Especially yung mga ganito, yung ganito yung maliliit na to. Yan, wala pa yan sa ano. Yung ano, 7302, 7203, ganyan. Actually, wala pa guys sa ano, sa mga store sa China. Kasi latest version pa siya ng DDR6. Yan, kaya mahirap pa yung piyasa ng mga DDR6. Hindi pa available sa market. Yung iba lang. Pero pag marami namang kalat na yung ano, nadami din yan. So, ito siya. So, dalawang piraso lang guys binili ko kasi mahal siya. Nasa 1,000 guys. 1,000 mahigit. So, sana gumana siya. Kasi pag ito'y pumutok, hindi yari na. Actually, wala naman siyang secondary IC sa likod eh. Ayan o. Yung iba kasi mga may MOSFET, may mga secondary controller siya. So, ito naman wala naman. So, sana hindi pumutok. Wala na siyang ibang shorted. Kasi kung pumutok, then may shorted sa core. Ayan. Pero, sana'y wala. Para maganda. Ang gagawin natin guys dito, so, yung mga techniques ko lagi, ay, dahil mahirap yung pagkakabit nitong MOSFET. And then, ito ay factory soldered. So, kailangan ko siyang linisin. So, mag-a-apply tayo ng kailangan tanggalin yung old solder. Yan. Kailangan yun, guys. So, balik ko siya dito. Baka mawala yung IC. Ayan. So, mag-apply tayo ng
temperature. Sa mataas na temperature, kailangan natin ang mataas na temperature. Yan, saka solder braid. Kukuha ako ng solder braid. Ayan, guys. So, medyo mahirap lang siya tanggalin. Pero, kailangan tiisin. Tiyagain. Dahan lang ang pag-ano nito kasi ito ang tik-tik dito, guys, sa pag-ano para hindi masira yung PCB. Ayan. Kasi yung ganito ay delikado rin. So, yung sekreto ko dito, kiniklin ko yan. Tapos, kinagamitan ko yan ng solder flux, solder paste. Ayan, solder paste ang gagamitin natin dyan. Ayan. So, ikikilin ko siya. Ganito yung position. Sana. Yan. So, apply natin siya ng mataas na solder heat. Tapos, lagyan natin ng flux. Yan. Actually, wala naman shortage sa katabing ano yung mga kapasitor. Matister ko na siya, wala naman eh. So, ingat-ingatan lang natin yung pagtatanggal. Ay, wala pa na tayong exhaust. Oh, usok. Actually, mahirap siyang tanggalin. Kasi nga, matigas yung solder niya. Dito ko lagi nahihirapan eh. Sana nahihirapan ako magtanggal ng ano. Yan. So, okay na. I think this is clear. Okay, it's clear. So, success yung ano? Alaglag yung ating solder paste. So, kikleaning natin natin siya ng ating cotton buds. So, gamitan natin siya ng cotton buds para malinis. Ayan. Ang ginagawa kasi, pag hindi natin kasi kinilir yung solid na solder, so masisira yung PCB. Kalimitan nasisira siya. Kaya ang ginagawa ko, talagang kiniklear ko siya. Kasi applyan ko yan ng low melt solder. Ayan, so applyan ko siya ng low melt solder.
So, apply natin siya nito. Yan, yan. Sapat na yan. So, kalat lang natin siya. So, ready natin ang ating panghinang hot air. So, kailangan ay 500 degree. Tapos, lagyan natin ng 60. 60 ang air. Kailangan mabilis kasi siya para hindi siya masira. O, matos tayo mga katabi. So, ang posisyon natin ay ganon. Yun ang pin 1. Yan. So, pin 1 natin ay ganito. So, center lang naman siya. Oops. Taas natin to. Tinamaan ng kamay ko. I think pantay na. Pwede na tayo mag-apply ng heat. Pantay na ba? I think pantay na. So, pasayawin natin. Yan, alignment. Tapos, i-press natin siya. So, yan. Sana pantay. So, supply natin siya ng flux. Sa so, kunting makeover. So, makeover natin siya. Kunting makeover. Okay. So, ito ay magkadikit. Tapos ito, magkakadikit.
Okay. Tapos sa kabila. So, yung kabila ay hindi magkakadikit. Okay. So, magkakadikit, magkakadikit, magkakadikit. So, hindi dalawa. So, okay na. I think it's done. So, clean natin ang flux. Okay. So, clear natin. Konting inspection. So, inspect natin. Okay. So, wala na kadikit. Okay. Okay. Okay siya kasi buo naman. Okay. Sana mag-works. So, sana mag-work siya na maayos. Kasi pag pumutok kulit, ay, shusat. So, bago natin siya palitan tong tin amper na fuse, test muna natin siya. Usually, pag tinester kasi siya, hindi siya shorted eh. Ayan, halimbawa, nagpalit kasi tayo ng ganyan. Hindi siya shorted. Halimbawa, ayan. So, nakabit na natin siya. Tapos, binabasa naman siya as diode mode. Binabasa naman siya. Diode mode. Ganyan. Hindi siya shorted. So, may basa. May readable. So, sana hindi shorted. Hindi mag-open ulit yung part. Kasi sayang yung pyesa. Mahal. 10,000. Ah, 10,000. Sa ano siya? Ang bilhin natin doon sa MOSFET is nasa 1,000. Bago pa siya. Kaya medyo mahal. Ayan. So, bahala na si God. So, I do my job. Okay. Let's try. Dapat tayong mag-short circuit. Okay. Okay, let's power on. So, tingnan natin kasi kapag short yan, hindi yan mag-iikot. Mag-i-stop yan. Pipitik lang isa. Power on. Okay. So, I think pan is working fine. Ayan, may display na siya guys. Ayan, success. So, yun lang naman siya. Easy job lang siya. Kailangan lang ng maingat na pag-ayos. Ayan. So, ito, ang naging issue nito, no power lang. So, actually, this is my... ako lang yata yung nakauna dito nag-repair. So, sa ano na to. Medyo bago pa daw ito, yung sabi ng may-ari. Ayan. So, palitan na natin siya ng thermal paste. Then, assembling ko lang siya, guys. Then, i-ano natin. Test natin.
So malinis pa siya eh. Malinis pa yung ano. Talagang ano lang. So, linisin ko muna siya. So, i-video na lang natin yung paglilinis. Kasi, I think, nabura ko talaga yung unang video na ito. Sayang. Actually, guys, ano lang naman siya. Not, pag sinalpak mo siya, no power. Kasi, actually, may ano na siya, may power na yung ano. Kasi, nag-open na yung fuse eh. Yung fuse niya na, ito tong 10 amper. So, papalitan ko pa pala siya ng fuse. Baka makalimutan ko. So, open natin yung isang panghinang. Baka makalimutan. So, patanggalin na natin yung old, ano, thermal paste. Lagyan natin yan ng bago para maganda ang hagod na nag-stress test. Para mababa yung temperature. Kailangan bago na siya. So, pwede pa siyang i-upgrade. May slot pa siya. Okay, hanapin ko lang ang aking. Nasaan na ang fuse? Where is fuse? Over here. So, 10 ampere fuse. Pwede na natin siyang lagyan. Yan. 10 ampere fuse. So, ta, dalawa na lang. Kailangan ko nang bumili. So, yung gamitin kasi itong gatong fuse. 10 ampere. Especially on Sapphire. On Sapphire GPU. Okay. Tanggalin natin siya. Microscope. Okay. Actually, pwede na yan. Yung ganyan. Sino yun? Kaya lang, mas maganda. So, remove natin siya. Okay. Ay, pumatak sa ano. PCIe. Pumapit pa ang LED. Pasaway. Pumatak sa PCIe. Pero never mind. So, hindi naman yan. Makaka-apekto. Hindi naman yung makaka-apekto sa ano. Basta siya ay good. 10 ampere. So, nagyan natin ang saan na? Okay, nawala na yung aking net. Ito pala. Okay. It's done. Hindi na okay na. Kasi ko lang ng kaunti yan to. Itong solder LED na napakakapit.
Para hindi masyadong mataas sa PCIe. Mahapit siya eh. Yan guys ay wala namang epekto yung ano natin. So, siyempre based in doctor evaluation yung ating ano tanso. Pero it's okay, it's working, magagana yan maayos, wala magiging epekto yan. Sa LED na yan. So, napakapit yung ating LED din, laglagan ng ano. Pero okay. Never mind. So, walang epekto yan. Basta mahalaga ay secured at hindi maglalapat. So, okay. Hinihinang ko nga yung iba, yung mga missing. So, wala yung epekto guys. So, isang fuse. Ito. Ang pinalitan natin. So, lagyan na natin siya ng thermal. Mainit. So, init ng panahon. So, ang gamitin natin is patalastas again. Ice Fusion. Cooler Master ang brand, guys. Actually, this is ito yung ginagamit ko talaga ang ano. Mas maganda yung temperature niya. Mas mababa kumpara sa iba. So, hindi ko siya pinopromote. Kundi, ginagamit ko siya. Yeah, sinasabi ko dahil marami nagtatanong. Ayan. Ang dami kasi nagtatanong eh. Kahit na pakita na natin sa video, tatanong saan bumili. Actually, marami sa Shopee, so hindi ko matandaan. So hindi naman 'to promotion eh, na kikita ako pag nagbenta, okay? So, ito ay pinakita ko lang. So, hanapin nyo na lang. Basta search nyo lang. Cooler Master Ice Fusion 200 grams. Okay. Yun na yun. So, hindi ko alam ang position niya. Kung dito or ano. Yeah, sa dito. Yun na yun. Problema eh. Lagyan natin dito. Labis naman yan eh. So, gusto ko lang malinis. Ayan, nililinis ko kasi ganun din naman, matatapon din naman. Ayan. Dikit sa kamay. Madikit kasi siya eh. Ayan, iba ang dikit niya. Masyado siyang pinong-pino. Pag sinilip mo sa microscope, kung nakikita nyo ay buwan na maraming bundok-bundok, so siya hindi. As clear yung kanyang compound. As in, dikit na dikit. Okay, apply muna natin tong kanyang backcover. So, tama ba? Ito ba ang position na ito? Okay, ganito nga. Eh, kano pa pala? Tama ba? Masyadong malaki. Dito ba to? So, ito. Wala lang.
malaki na to, apat. Okay, ito yung itong maliliit. So, 35 minutes ang ating time recording. Hindi ko na siya ipopost. So, makita yung ating ginagawa. Hindi pala nakikita. So, yan. So, ito ay lalagyan niya. Tornilyo. So, lalagyan natin dito. Take dito siya. Saka ito. So, saan ba ba? Wala namang na-misplace dito. Wala naman. So, okay. So, ano yung missing? Screw, tornillo. So, saan ang missing? Okay. So wala naman tayo naiwan. Ito ay hindi dyan. Tama ba? So, yung... Ah, okay. Ito pala siya. Sorry. Sorry. Tanggalin muna natin ito. Baka sabi ko na nga ba, may na-misplace. Okay. So, ang lapat niya ay... So, ganun. Ay! Sana ba? So, ganun. So... Ganyan. So, ito meron isa. So, yung dalawa wala. Yan. Tapos. Yan. Sa likod pala ang ano niya. So, nasa likod ang kanyang tornilyuhan.
namin yung tornilyo. Okay, so what's that? Okay, naipasok lang tornilyo. So may capacitor pa doon, so I think wala nang kulang. Okay. Okay, fix na. Okay, ito yung MOSFET na pinalitan sa isang SMD fuse. Okay, dito walang tornilyo. Okay. It's working. Complete. So, testing na. So, it's testing. Salang na natin to. So, test muna natin lahat ng port. So, na-test natin kanina ay try naman natin ang DBI na tatlo. Ah, display port pala. Kasi puro display port na to eh. So, power on natin siya. Power on. Okay, pan spinning. So, tingnan natin yung display. So, sira na yata ang aking display port. I think parang sira yung display port ko. Kasi lahat yata ng tinitesting ko, hindi nagana yung display port. So, pabibili na naman ako ng bago. Sira nga ang display port. Kasi umiilaw ang keyboard eh. Keyboard ilaw. So, sira ang aking display port. So, makatuwid sira na naman. Ayan guys. So, I think may problema ang aking display port. Kasi mga ilang araw na kasi nagte-testing ako. So, hindi siya nagana. Yeah, so, ano tayo? HDMI na lang muna. Lagay ko na yung hard disk. Power on. So, sira na to. Ay, may display siya eh. May lock to eh. Kasi nahuhugot siya. Kaya hindi siya nagdi-display. Padal patatlo ko na to eh. Display port. So, bibili na naman ako. Sa kayang mahal-mahal pa naman. Laging nasisira. Yung isa nga, oh. Yung DBI ko na isa. So, may marking na. Laging minsan na inagana, minsan hindi. Ah, so, talaga pag mga China. So, ito display port problem. Problematic naman. So, kailangan ko na naman umorder. Kasi kailangan para sa customer. So, ayun guys. May display na siya. So, run ko lang yan. Stress test.
Pa-detect muna natin ang driver. Okay, driver not detected. Wa black screen 'yan pa nag-detect. Ayan. So, detection. So, wait natin. Ayan, okay na. Driver is detected. So, GeForce GTX 1650 Super. Okay, running for stress test naman. Nag-stop yung pan niya for power saving. Ang galing. Mahusay. Ayan siya. Nag-stop yung pan. Sige, ikot lang pag uminit. Mahusay na GPU. So, yung monitor ko guys, sira lang yan. May guhit. So, hindi na maganda ang kulay. Pero for testing purposes lang yan. So, 4GB. So, DDR6 na siya guys. Latest version. Run natin stress test. Tingnan natin kung anong effect. Pumapasa ba siya? Okay. So, waiting na lang guys for stress test for at least mga 20 minutes, 15 minutes to 20 minutes. To para makita natin kung may shutdown. So, may timer naman yan guys dun sa taas. Dun sa taas na yon. So, hindi naman natin yan napopost yung timer na stress test. Okay? So, continue ko later para hindi masyado humaba ang oras. Kasi this is a 47 minutes recording. So, just wait for a while for finishing stress test. So, ito na yung ating stress test. So, it's working fine. Ayan siya guys. So, MSI. So, 6-pin yung kanyang gamit. So, ayan. Actually guys, yung na-repair ko na itong ating ano na to. So, putol yung red and blue. And red and at ano natin, yellow connection. So, na-repair ko na siya. Test natin siya. So, yan siya. So, 4GB siya. 4GB DDR6. So, MSI ang ating sub-indoor. So, temperature natin is 65 degree lang siya. So, yan siya guys. Good yung temperature ng GPU. Yan. Kasi, bagong thermal paste na din. Maayos na siya. So, it's run for... So, ilang minutes na yan? So, ayaw mag-ano. Ayan, 27 minutes. So, magti-30 minutes na siya ng stress test. So, okay na siya. It's working fine. So, test natin yung kanyang tawag dito. Yung kanyang display port. Okay. So, display port naman. Shutdown na natin. Para ma-check natin ang display port. Na working din ang display port. Sino po? Naputol pala siya eh. Yung red saka yellow. Kaya pala siya walang display. So, kaya pala ayaw mag-display. So, yung mga tinesting ko ay may problema pala yung aking pang-testing. So, kaya pala walang display. So, yung tinesting ko na isa, na akala ko yung dinagana ang display port. So, nagana pala siya. So, upload ko rin siya sa video. Okay. Tingnan natin kung mag-display. Ah, wala pa rin. Ah, very sad. Wala pa rin siyang display. Na-repair ko na eh. Bakit kaya? Wala. Yung sa taas, wala. Sa baba? Ayun, meron yung sa baba. So, yung sa taas, wala. Ah, may display siya. Oh, may display. Easy.
Pero yung sa taas na display port, wala. So, lipat nga natin sa baba. Actually, not good mag-test ng nakasaksak. So, shutout ko muna siya. Yan. Para sure natin na working yung display port natin. So, tanggalin ko yung power ng hard disk. So, display lang yung mahalaga. Okay, tanggalin mo natin power ng hard disk. So, lipat natin ang port sa baba. So, try ulit natin. Display port. Kung magdi-display. So, ayan. May display. Power off. Bakit kaya yung taas wala? So, try ulit natin. Baka naman nila maayos yung saksak. Power on. So, wala talaga. Oh, wala. So, wala talaga guys yung taas. Kasi may nakasalpak yan guys. Ito. Dalawa. Ibig sabihin, yung dalawang display port is may takip. So, isang display port lang yung nagana. So, hindi ko sure kung bakit. Siguro sira na. So, never mind. It's working. So, ayan. Display port yan guys ha. Sinasaksak natin. Takpan na natin yung sa taas na display port kasi hindi naman nagana. Yan. So, power on natin again. Display port. Yung dalawa lang sa babang display port saka isang HDMI. So, okay na yan. Magagamit na yan. Oh. Ayaw na ulit. Ang laki ng tupak. So, siguro may problema talaga yung aking ano. Actually, nahinang ko na siya eh. Tanggal kaya ulit. Nahinang ko na siya eh. Putol na naman yata ulit. Kasi ang naputol kanina ay yung red at yellow. Marcha. So, bibili na talaga ako ng bago. So, ay gumana eh. Yan, gumana na siya. Ah, may problema yung display port ko. So, never mind. So, problem talaga. Kailangan ko na lang umorder. Ganun talaga. Kailangan na lang umorder. So, order na lang. Order na lang tayo ng display port na ganito. So, wala, sira na eh. Actually, sirain yung ganito. Hindi na nga ako bibili ng gantong may kable. Yung isa na yung bibiling ko yung naka-fix. So, okay na siya guys. It's working fine. So, ready for ship out sa ating customer. So, pick up yata ito kasi taga rito lang sa Antipolo City. So, ayan. Mali. Magpapaalam na naman ang ating repairs. So, mali. Magpapasalamat ang workshop fix sa inyong pagsubaybay. Okay. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video repairing natin. Okay? So, ito guys ay basic repair lang. So, no power. Basic. Kung may knowledge sa repairing ng video card, so basic yan. No power. Microscope inspection lang. Nakita natin yung problema. So, factory plaques, lumabas. Kung sa utak ng tao, naipit ang ulo, lumabas sa utak. Parang ganun. Na lumabas yung kanyang solder ball dun sa kanya. No? So, matik, yun na yung ating ano, thinking na problem niya, yung sira. So, tinanggal natin siya, okay. Tinanggal natin, uminit na yung GPU chip, nag-display. So, okay na siya. So, may mga nagtatanong na pag wala ba yung chip na yun ay gagana pa. Actually, gagana siya, kaya lang, hindi siya ganun kaganda. Kasi yung mga lahat ng cores, hindi nagpa-function. Yung B-core ng ating GPU chip. So, dapat lahat kompleto nakasabalik para mag-function siya ng maayos, ng maganda. Ayan. So, kasi sa performance, maglalaw yung performance yan. Para yung memory, na binaya yung memory mo is nagbumaba. Ano mo, mayroon kang 4 gig, tapos tinanggal mo yung 2 gig. Kasi, ano na lang, 2 gig na lang yung nagpa-function. Para siyang ganun. Mayaring may display, pero mababa. Ganun siya.
Okay, so muli, nagpapasalamat ang Workshop Fix Repair sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. So muli, see you on the next video. Bye-bye.